kaninang maga around 6:15 dahil po sa desperadong kilos ng CPP-NPA dahil patuloy silang nauubusan ng organisadong masa at katabi ng partido sa barangay, ay pinasabugan nila ng anti-personnel mine na naman, yung ating tropa at pito sa ating kasundalihan ang injured. Ito po ay tahasang violation ng CPP-NPA sa matagal ng ban na anti-personnel mine. Andito po si Major General Edgardo De Leon, Philippine Army Commander ng 8th Infantry Division, Philippine Army. Magandang umaga, General. Yeah, magandang umaga, Brother Frank. Magandang umaga rin ka, Eric. Yes, sir. Magandang umaga, mga taga-subaybay. Yes, sir. Good morning to you, sir. Shortly, we will be joined by former USEC Undersecretary Lorraine Badoy, sir. Maraming salamat, General De Leon, for gracing our interview today with you. Sir, ang unang tanong namin, kamusta po ang matatagumpay na pagsusumikap ng ating kasundaluhan sa area po ng Eastern Visayas in terms po sa pagtatagumpay natin para sa kapayapaan at pagkawala na ng mga threat ng terorismo dulot ng CPP, NPA, NDF sa silangang Kabisayaan. Go ahead po, Sir De Leon, makikinig po ang mamamayan dito sa Laban Kasamang Bayan. Yeah, magandang umaga po muli sa lahat. Dito po sa Region 8, maganda po ang convergence ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati ang local government unit, sa ilalim ng ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagbumuo tayo ng Regional Task Force. Very proud po yung kasapi ng lahat ng ahensya ng Regional Task Force 8. Nagkaroon po kami ng update, summing up, na present namin kay courts namin, si Cabinet Officer for Regional Development and Security, si Secretary Eduardo Del Rosario. At inireport po namin sa kanila ang patuloy na pag-clear ng mga probinsya dito sa Region 8, particularly ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Southern Leyte, Leyte. Sa aming report, we have dismantled during the period of LCAC 7 guerrilla fronts out of the 11. Wow. Guerrilla. So yan po ay nagawa natin sa tulong ng sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng government, no, local government unit. Lalo na yung mga line government agencies na kumukontra, no, nag-implement tayo ng mga programa kumukontra sa Agrarian Revolution Program na isang propaganda program ng CPP-NPA. At nagkaroon po ng malawakang public information tungkol sa patuloy na international humanitarian law violation, no, na ginagawa ng CPP-NPA na tinotolerate ng National Democratic Front of the Philippines, na nagkakaroon ng self-proclamation na sila daw ang namumuno sa CPP-NPA. So kaninang umaga lang, no, yung ating community service team, no, meron po tayong kasalukuyang community service team sa Northern Samar, sa mga areas ng Katubig, Las Navas, Mapanas, Damay, Palapag. Yun po yung tinaguriang last bastion of the communist NPA terrorists here in Region 8. Naka-focus po ta ang ating community service program immersions doon sa mga munisipyo na yon. At kaninang maga, around 6:15, dahil po sa desperadong kilos ng CPP-NPA dahil patuloy silang nauubusan ng organisadong masa at katabi ng partido sa barangay, ay pinasabugan nila ng anti-personnel mine na naman, yung ating tropa at pitong
7 sa ating kasundalihan ang injured. Ito po ay tahasang violation ng CPP-NPA sa matagal ng ban na anti-personnel mine, no? So nagkakaroon po ngayon ng kondena, pagkukondena, condemnation, nagmumula sa mga local government unit at mismong doon sa mga komunidad, no? Kasi yung pong anti-personnel mine ay inilatag mismo ng teroristang NPA doon sa trail na daanan ng mga civilians, no? Mm-hmm. Mabuti na lang tropa muna natin ang dumaan kasi yung tropa natin ay nagkasalukuyang nagka-clearing patrol nung kanilang sinagugan ng bomba. So, yun po ay isang indikasyon na desperado ng gustong protektahan ng NPA ang kanilang control sa mga komunidad na ating kine-clear sa kasalukuyan. Yeah. Paliit ng paliit ang kanilang areyang kinikilusan at sa hindi pagtatagal na panahon, siguro mga weeks or a few months from now, totally the CPP-NPA terrorism in Region 8 will be coming to its final extinction. General De Leon, sir, nakakalungkot at nakakagalit yung kasalukuyang ibinalita ninyo na paglabag sa international humanitarian law na ginawa na naman ng teroristang grupong CPP-NPA-NDF sa Samar. Subalit, mayroon ding balanse na nagpapasalamat tayo at walang civilian silang inabot, no? Na damage, although may damage sa ating mga sundalo at sana po ay survive at walang may namatay. Subalit malaki ang balita na binunyag ninyo ngayon na 7 out of 11 guerrilla fronts ng buong Eastern Visayas ay dismantled na at ang remaining 4 na sinabi mo kanina, sir, out of 11 ay weakened na halos ito. Subalit desperado na pwede pang magsagawa ng teroristang mga atake. Sir, babalikan namin kayo. Please hold on for a while. While we are about to be joined by our team of anchor, former Undersecretary Yusek Lorraine, we will just request, sir, for your indulgence to stay on. And we will just have a very short break. But nonetheless, General De Leon, sir, mag-ingat kayo dyan. Ang laban kasama ang bayan, sama-sama ang himay.